Nakita niyan, yung gitna na yan, umaabot po dyan ang vendor dati. Nakita niyo mga truck na yan, pang clearing operations ng mga garbage collectors natin dito sa Divisoria. December 12, guys. Tatlong tulog na lang, timbang gabi na. 13 days na lang, Pasko na. Ito lang ang napansin ko dito, no? Lumalagpas na sila. Dapat yan nasa loob lang ng ano eh. Ang tutuban center. Ayun, so solvent to. Itong nasa sayag natin, ito yung binobomba last time nung nagpunta tayo dito, no? Yung nililinis ng mga bumbero natin. And take a look, guys, kung gaano siya kadumi sa gabi. Diba? Diyan itinatambak yung mga gulay na patapon na, tapos nire-recycle ng iba nating vendor. What is up, guys? So for today's video, base nga sa demand yung mga kasi channel ko, at base rin sa mga kinocomment nyo, gusto nyo puntaan ko ang Divisoria sa gabi at sa hapon, mga kasi channel ko. Pero sa ngayon, gabi tayo pupunta dahil hindi dito nga kayo sa channel ko. So sa mga hindi ko nakakakilala sa akin, gumagawa ako ng content ng gabi dito sa Maynila. So dadalhin ko kayo sa Divisoria. So ano nga bang special sa araw na to? Bakit pupunta tayo ng Divisoria? At bakit gusto nyo makita ang Divisoria sa ganitong panahon? So sa mga kasi channel ko, dyan ang Divisoria ho, lalo na December 12 na ngayon, sa gabi, mga ka-DJ channel, nung nakarang administrasyon, napakadaming vendor na nagkalat mismo sa gitna ng daanan sa Divisoria. So for today's video or for tonight's video, mga ka-DJ channel ko, pupuntahan natin ang Divisoria at kakamustahin natin ang mga lansangan doon. Titingnan natin kung may mga talagang mga kababayan tayo doon, mga vendor na talaga kumukuha ng opportunity para kumita para sa mga pamilya nila, para sa darating na Pasko at bagong taon, no? So but before this video start, gusto kong malaman kung anong oras at kung nasaan kayo habang pinanonood nyo ako ng mga ka-DJ channel ko, kasi gustong-gusto ko talaga nalalaman kung nasaan kayo at kung saan nakakarating tong ginagawa kong video dito sa Maynila para sa inyo, no? So but before this video really start, please hit like, comment, and subscribe at umpisa na natin tong video na to, guys, in 3, 2, 1. What is up, guys? Nandito nga tayo ngayon sa May Torres High School, no? Kanina, sa mga hindi nakakalam, no? Or sa mga nakabalita, may malaking sunog dito na nangyari sa warehouse. Somewhere dito sa May Del Tiero, sa May Cavite Street. Malapit lang yung sa Cavite Street, guys. So, ayun nga, for today's video, ayan, pagpasensyahan nyo na medyo madilim, no? Pupunta tayo ngayon sa May Divisoria para ho sa mga hindi ho nakakaalam, kasi December 12. Napakalapit na, guys, ng Pasko. Ilang araw na lang ang gugugulin natin, no? Matatapos na naman ang taon. At ilang araw na lang ang lilipas, guys, umpisa na ng simbang gabi. Ay, bumbero pala. Magsisimbang gabi na, guys, which is, tatryin natin mag-content sa mga simbahan dito, no, sa mga araw ng simbang gabi. So, yun nga, kaya tayo pupunta ng Divisoria ngayon. Titignan natin, guys, para sa mga, yan, sa mga taga dito talaga, alam namin yan na ganitong araw or buwan, talagang marami nang nagtitinda sa Divisoria, no? Isa rin daw ako dati sa bumibili doon, no? Kasi yun lang naman talaga ang bilihan namin, lalo na sa mga estudyante kapag may mga Christmas parties. Yun ang puntahan para makabili ng exchange gift na mura, no? Saan pa ba makakarating ang 300 mo ngayon sa panahon ngayon, no? And ang mga price range ngayon ng mga Christmas party gifts sa mga schools or sa mga office, 300, 200. Siyempre, lahat gusto makatipid, di ba? Doon kami pumupunta, guys, sa May Divisoria. Iba pa yung Divisoria Night Market, ha? Iba pa yung Divisoria sa vendors mismo sa kalsada. So yun ang titignan natin, guys. Okay. Kanina, guys, dito, dumaan kasi ako dito, may binili lang ako na pang exchange gift nga. Sobrang traffic, malaki yung sunog na nangyari dito. Ewan ko kung saan banda yon. Pero aalamin natin, titignan natin yun sa mga upcoming videos natin kung madadaanan natin. And as you can see, guys, no? Mga naglalaki ang truck na naman ho ang ating kakalabanin dito. Pero dyan lang naman yan. Paglagpas natin dyan, dediretso tayo papunta sa May Tondo Church. And then from Tondo Church, pupunta na tayo ng Divisoria. Oh, maganda yung motor. Pero walang helmet. Sarap pagkukutosan eh. Pure gold pretel. At as you can see, may improvement kasi umiilaw na yung mga poste ng ilaw dito. Yan o. Kung matatandaan nyo, yan, kung dati pa kayo nanonood dito sa channel ko, wala akong poste ng ilaw dito, no? Hindi ko gumagana yung tatatlong poste ng ilaw na yan. Kaya, ayan, no? Medyo okay-okay na siya, maaliwalas na siya. And we are now heading towards to Tondo Church, guys. Ayan, medyo traffic pa sa ganitong oras, no? By the way, time check nga lang pala, it is only 10:30 ng gabi, no? Yan, para sa mga millennials dyan, ganitong oras maaga pa to. Actually, dito sa Maynila, itong 10:30 na to, maaga pa to, guys. Kasi isa rin to sa reason bakit tayo pupunta sa Divisoria ngayon. Kasi dun sa previous video natin, no, nagpunta tayo sa Divisoria ng alas 8 ng umaga. And a lot of you guys commenting on my video, on that video, guys,
eh, sinasabi, masyado pa akong maaga para sa pagpunta doon, kaya maluwag nating nadatnan ang Divisoria. Okay, I just want to clarify my side, mga ka-Jay Channel ko, ha. Ang Divisoria ho, as much as possible, ang mga kababayan natin dyan na nagtitintag, gustong pumipwesto ng maaga. O bakit? Kasi guys, mas maaga, mas maraming taong bibili. Mas maaga, mas iniisip ng tao, makakaluwag sila. Kaya doon sila, sa oras na yun, pupunta ng Divisoria para mamili ng kung anong kailangan nila at mabibili nila for this coming Christmas, mga pangregalo, di ba? And yeah, ayun yung... Di mo malaman saan pupunta to. And ayun yung gusto nating malaman, no? Titingnan natin, kung may umaga na tayo, pupunta naman natin siya ng gabi, di ba? Para wala nang reason yung mga nambabasya atin, no? Kasi a lot of you guys, actually, pag nakita nyo po yung comment nyo na may heart, ibig sabihin po, nabasa ko yun. Tama ho kayo, mga ka-Jay Channel. Isa-isa ko hong binabasa ang mga comment nyo. Hindi ko man, no, nare-replyan isa-isa. Pero, guys, sa mga mamis dyan, sa mga daddies dyan, hindi ho nasasayang ang mga comment nyo. Once na nabasa ko ho yan, once na may nakita kayong heart sa comment nyo or may nag-notice sa inyo na Jan Jericho Jacob reacts on your comment, ibig sabihin mo nabasa ko yan. So yeah, I appreciate those appreciations na binibigay nyo sa akin, no? By the way, ito nga pala yung daanan ng Ilaya Divisoria na jeep from Sangandaan. And as you can see guys, maluwag. Sa totoo lang itong street na to, magtatatlong buwan na nating dinadaanan to. And still, tingnan nyo naman, maluwag na, wala na ganong obstruction sa gilid. Yan, alam ko may magsasabi na marami pa rin nakaparking, na marami pa rin mga sidecars. Pero sa amin, for us dito na nakatira sa Tondo, maluwag na ho sa amin yan, sa lagay na yan. And the good thing is, hindi naman pa tumitigil. Patuloy pa rin namang inililinis ng aming Mayor Isko Moreno itong lugar namin dito sa Tondo, no? Dito rin naman siya lumaki. And ang concern niya is alam niya ang Tondo, no? So alam niya kung paano niya lilinisin to at kung saan sang street ang kailangan linisin. So pamoryones na tayo, pagdating doon sa kanto, kakaliwa tayo para mapunta na natin yung Divisoria. Pero alam niyo, oh my god, tignan mo, hindi naman kasi sila, kakainis. Nakakainis guys. Hindi, bawal lumiko doon. Bukod sa bawalan lumiko, red light po sila. Tapos ang laki niya pa, tapos papasok pa siya. Oh my god. Okay, ito lang. Back to the topic tayo, no? Sa mga alam mo itong Maynila, lalo na dun sa previous administration natin, sa ganitong araw ho, matatawag na natin Christmas rush itong lugar na to, no? Mapaumaga, mapagabi. Pero tingnan nyo naman, wag na nating lokohin ang sarili natin, no? At ang 10:30 para sa ating mga kabataan, especially para sa mga millennials na nag-evolve na adapt ang oras natin, ang 10:30 maaga pa ho sa atin yan. Ayan, nakikita nyo ba yung... Yan, isusum ko na lang, no? Meron hong mga stalls dyan sa harapan natin, which is nasa loob ng Tutuban Center, no? Ayan ang midnight sale. Hindi ho bawal yan, pinapayagan ho sila dyan. And technically siguro, some of the vendors that are removed from the sidewalks dun sa labas ng Divisoria, siguro dyan na rin sila lumipat. Actually yan, kahit hindi Pasko or bagong taon, pwepesto yan dyan for the whole year, pero hindi ganun karami. Dumadami lang sila lalo kapag papalapit na ang Pasko. Oh, may pulis din, no? Pero unlike yung mga vendors dun sa labas ng Divisoria, no? Mapapasko, mapabagong taon, no? Mapawalang okasyon, lagi ho nandoon yun. Kaya titignan natin ngayon kung ano nga ba lagay. Yung nakikita nyong parking guys, ayan yung papunta sa loob ng Tutuban Night Market, ayun, no? Tutuban Center. Yan, may parking kasi na malaki yan sa loob. Which is na pag pumunta kayo dyan, kaya may sasakyan kayo o motor, convenient naman. Diba? Unlike dati, pwede ka makaparada dyan, pero bago ka makapasok dito, kakalabanin mo muna yung dami ng tao at vendor na dadaanan mo rito, no? So, masasabi kong hindi practical magdala ng sasakyan noon. Pero ngayon, tinan nyo naman, those cars papunta yan doon sa loob para mamili ng mga pangregalo nila. Padaanin muna natin itong mga nagka-counterflow, no? Nakakahiya naman sa kanila, eh. Kakahiya naman, eh. Ako na nag-a-adjust, eh. Okay. Dito tayo dadaan sa may ilabas, huwag tayo dito sa loob para maipakita ko sa inyo ng buo. Nakita nyo ba itong maluwag na daanan na to guys? Ito ah, ikikwento ko lang para to sa mga bago lang na nanonood sa akin or para lang sa bagong taong
Yung bago bang nalalaman niya lang tong Maynila, lately niya lang nalaman tong Maynila, syempre ngayon sumikat ang ulit ang Maynila. Okay, titigil tayo dito saglit ah. Nakikita niyo ba tong street na to, front of Sangkay Shek? Ito ho eh, dati mapagabi or mapaumaga or mapatanghali or anytime in short guys, sobrang traffic ho dito. Alam niyo kung bakit? Okay, under natin ha. Ito yung kikwento ko sa inyo, hindi ko masyado tong ikakat itong part na to ha. Itong kahabaan na to, mapaumaga or mapagabi, sobrang traffic dito. It's just because itong crossing na to or yung intersection na yan under that footbridge, eh almost nasa kalahati na ang mga nagtitinda ng vendor dyan. Yan, tama ho yung narinig nyo no, ito yung nakita nyan, yung gitna na yan, umaabot ho dyan ang vendor dati. Okay? Sige ha, eh, nakita nyo mga truck na yan, mga pang clearing operations ng mga garbage collectors natin dito sa Divisoria. Oh, see? December 12 guys, tatlong tulog na lang simbang gabi na, diba? 13 days na lang Pasko na. Oh, as you can see guys, ang luwag, diba? Yung mga nagko-comment dyan, no, sige lang maghanap lang kayo ng butas, pero I'm here to tour you guys dito para ipasyal ko kayo rito, no? Ayan, itong lanes na to guys, actually, tao na payat, hirap pang maglakad dito. Ayan, aside from this, ito lang ang napansin ko dito, no, lumalagpas na sila, dapat yan nasa loob lang ng ng Tutuban Center. Ah, pwepesto sila ha. Oh. Pero yung vendor na yan, nandito pa sila sa gilid ng Tutuban Center, no? Unlike before, talagang nasa gitna yung mga yan. Siyempre, kanya-kanyang diskarte, lahat tayo gustong kumita, lahat gustong magkapera itong parating na Pasko. Okay, so lagpas tayo dyan, no? Itong lugar na to, talagang mainit talaga to sa mga vendors. Kasi kung pupunta kayo ng Divisoria, eh, ito yung pinakabukanan to ang sasalubong sa inyo. Pero for now, makikita nyo naman, maluwag. Pero ang mga tao nandito, ayan ah, nakita nyo ah. Oh. Marami pa ring mga tao, pero still, maluwag. Okay, dediretso natin to. Kakamustahin natin yung Ilaya dito, no? Para sa mga magsasabi nyo na bakit lagi tayong pupunta ng Ilaya, eh, isa rin hong mainit na lugar yun. So, titignan natin if there is some vendors na nagtatry talagang pumwesto dun. Itong madadaanan natin, nagsosolvent to. Kita nyo yun, naliliit na bata, nagsosolvent. Ay guys, yung mga bata nakita natin, no, binalikan natin, and nagtakbuhan na. Sisitayin lang sana natin eh. Kita nyo naman, sobrang babata talaga mga ka-J channel ko. Talagang, yun, laglag yung paninda niya. Talagang ano, nakakabagabag yung mga ganun nakikita natin, no? Mas bata pa hata sa kapatid kong bunso yun, pero marunong na mag-solvent. Good thing about here dito sa Divisoria, kahit na ganito kasikip, kahit na nakita nyong may mga nagkalat na basura, no? Eh, hindi naman nun nagkukulang sa attention ng mga garbage collectors to, no? As in, no? 10:30 pa lang. Dun sa bukana nakita natin, di ba, may tatlong garbage truck. Dito, meron pang mga garbage collector na talagang currently kinukuha yung mga basura dito, no? Para hindi na nga naman magkalat, hindi na pa datnan, di ba? Eh, pag nadatnan ng mayor natin yan, sila rin naman ang yari. Oh, mga fresh fruits and fresh vegetables. Ah, di ba, mga wholesale yan, guys. Mga paninda, mga pangkarinderya, di ba? And kaya nagkakaroon ng traffic kasi nga yan, di ba? Kagaya na lang ng garbage collector, ang laki ng truck niya, tapos ang madadaanan nyo na lang dito ay isang lane. Pero sa mga magsasabi, bakit may mga nagtitinda pa rin? Itong Moriones Divisoria na to, pinapayagan ho ng mayor natin to, no? So, technically, they are legally na nagtitinda dito. Legal sila rito, hindi sila illegal vendors. Ano, mga nagbabagsak ng gulay. Oh, diba? Shoutout sa mga garbage collectors ng City of Manila. Diba ang sipag nila? Oh, instead na nagpapahinga na sila, tapos bukas na lang nila kukunin yung basura. Eh, ngayon pa lang inaagapan na nila.
Okay guys, as you've noticed, no, napalaban nga tayo sa traffic doon, no. Etong lugar na to, ito to. Itong nasa sayag natin. Ito yung binobomba last time nung nagpunta tayo dito. Tingnan nyo naman, guys. Tabi yan sila eh. Tumatalsik yung dumi. Tingnan nyo yung kapal ng dumi na tatanggal sa sayag, oh. Look how satisfying it is, guys. Sa kada bomba nila, kakikita nyo yung tumatalsik na yan. Guys, tingnan nyo naman. Oh, ito yung sayag na binobomba nila. Ayan, oh, may mga dumi pa dito kasi hindi pa naman nga sila tapos. Wow! Mas baka mabasa tayo. Tingnan nyo naman yung mga libag na tumatalsik. So, yung nililinis ng mga bumbero natin. And take a look, guys, kung gaano siya kadumi sa gabi. Diba? Diyan itinatambak yung mga gulay na patapon na tapos nire-recycle ng iba nating vendor. Grabe, diba? Kita nyo ba yung itsura na yon? Kaya kapag binobombaan siya, talagang napakaraming libag ang natatanggal. Yung side na yan, Moriones, ano yan, Divisoria yan, napalaban tayo sa traffic. Ayan, lalaki kasi ng truck, pero ayan naman. May mga garbage collectors naman tayo na handa naman agapan yung mga basurang nagkalat dito. Ayan. May mga polis na nagro-robing, oh. Nakakatuwa. Ayan. Shoutout sa mga polis dyan na nakakapanood nito, no? Or sa mga kaedad ko dyan na may magulang na polis, eh, shoutout sa mga magulang nyo. Maraming salamat for the cooperations dito sa Manila para sa ayos ang Kamaynilaan. Oh, diba? Ano, may polis. Kailangan nga naman kasi nilang paigtingin talaga ang pagbabantay ngayon. Lalo na, papalapit na ang Pasko. Oh, okay. Oba, kanto by kanto may mga polis. Oh. Oh my God. Pasukin natin to. Ayan, oh. Ilaya Divisoria, guys. Sa gabi, parang ghost town. Bibigyan ko kayo na update doon, no? Alam ko hindi naman to one way. Pasok tayo dito. I think this is not a one way. Wala naman nakalagay. Okay. Ito yung kabilang side lang ng Ilaya Divisoria. Pasukin lang natin para hindi na tayo lumayo. Ang dilim, oh. Itong lugar din to, guys, sa mga hindi mo nakakalam, sa mga ka-J channel ko dyan, sa mga mommies and daddies, eh, talagang napakarami rin hong vendor dito mapaumaga or mapagabi. Actually, mas marami sa gabi kasi hindi mainit, diba? Tsaka sa gabi kasi mga naglalabasan sa office, kagaya nito, alas 10 pa lang, mga palabas pa lang yan sa opisina, yung mga tita-tito natin dyan. Okay, kita nyan? May police mobile sa likod natin. Oh, Ilaya Divisoria to, guys. Hindi ho to ghost town, no? Ulitin ko lang. Ayun yung Tabora. Medyo masikip. Oh, ang kinis ng sahig, oh. Bago kasing asfalto. Oh, di ba? Very good ang mga polis dito sa Divisoria, nag-iikot. Oh. Bukod sa nag-iikot, may mga nakatayo din na polis sa labas para bantayan yung mga maglalatag ng mga sarili nilang mesa. Biruin nyo, oh. Mayor Iskula ang nakagawa nito dito. Ito, ah, ikikwento ko lang sa inyo para ho sa mga hindi din nakakalam. Naaalala nyo ba yung clearing operations na ginagawa dito nila Colonel Bong Nebrija ng MMDA? Dumating ho sa punto na nagsuot ng bulletproof vest si Colonel Bong Nebrija kasi nga may nagtetret sa kanya dito sa pagpapaalis niya sa mga vendors dyan. Okay, o eto, Colonel na siya, and then with the force of MMDA, bakit hindi nila nalinis itong Divisoria, Ilaya, Tabora? Alam niyo kung bakit? Oh, ang kasagutan pala eh, si Mayor Iskurin pala ang magsasabi. Kaya pala hindi nyo mapapaalis yan, or kaya pala hindi makanti-kanti ng MMDA yung mga vendors yan. Eh, may mga organizer pala. May binabayarang Patty at Eddie, di ba? O, comment down below kung umaagree kayo sa sinasabi ko, ha. Sa mga hindi yung nakakaalam, nagkaroon nun ng clearing operations dyan dati ang MMDA. Pero kahit na ilang beses na nilang nadaanan, eh, hindi pa rin nila malinis-linis. Ayun naman pala, may protection naman pala kay Eddie at Patty or sa mga organizers dyan. Eh, ngayon, o, nagbagong leader. Eh, ang leader natin, eh, talagang gusto ng pagbabago. Tanggal sila ngayon, di ba? Kaya talagang maraming salamat sa mayor natin, no? Isipin nyo, guys, ano na lang itsura na itong Divisoria ngayon? Kung hindi pa, si Mayor Isko ang nanalo. Di ba?
magbubloom ba ulit or magbuboom ba ulit ang Maynila? Magkakaroon ba tayo ng magandang Jones Bridge? Magkakaroon ba tayo ng ganito kaluwag na Divisoria? Magkakaroon ba tayo ng malinis at mapayapang gabi dito sa Maynila na walang umiinom, na walang tambay sa mga kada, iskinito or streets dito kung hindi pa si Mayor Isko ang nanalo? Comment down below guys, sabang pa uwi tayo, no? Ayan, pabalingan tayo, CM Recto na to guys. Kita nyo itong daanan na to. Itong kahabaan na to, papunta ho to ng Jose Abad Santos. And time check ulit, 10:58. Pero makikita nyo yung kalsada, ang linis. Diba? With the good leadership, papapasunod mo talaga ang mga followers mo or mga employee mo guys. Biruin nyo ha, dati, ito ha, magkantuan na lang tayo habang pawi tayo, no? And habang nagsasightseeing ka dyan sa lugar natin, no? Dati ho, gumawa ka ng maganda o hindi sa Maynila, hindi ka papupurian ng ating gobyerno or ng ating mayor. Biruin nyo ha, sa mga enforcers natin dyan, kaya magpakabayani ka sa trabaho mo, wala lang. Diba? Ni hindi, ako na taga Maynila ha, ni hindi ko nakitang nag-ikot ang mayor namin dati. May isa lang na nag-trending sa internet na nagki-clearing operation sila sa Manila Bay. Pero, oh ito, pero may dala silang basura na isinaboy sa dagat para daw linisin nila, para daw sa photo ops or photo opportunity. Kita nyo? Diba? Real talk lang tayo dito guys, kwentuhan lang tayo kasi sa mga matagal na ako, sa mga mami sa dyan na matagal nang hindi nakaka-uwi dito sa Maynila or sa Pilipinas, eh, ayun po yung na-experience namin based on our daily lives dito sa Maynila sa pagtira namin dito. Eh ngayon, alam nila, pag gumawa sila ng kabutihan dito sa Maynila or kabutihan para sa mga kababayan nating Malilenyo or sa mga dumadaan dito sa Maynila, biruin mo ha, ultimo magnanakaw or snatcher na nakatakbo na hinahabol pa ng mga kapulisan natin dito. Bakit kanyo? Alam nyo, everything is connected to leadership guys. Bakit eh? Alam nila eh, alam nila na meron silang mayor na maayos, alam nila na meron silang mayor na papupurian sila, di ba? I-disregard natin yung cash or yung mga pabuya. Yung bang ipagmalaki ka na lang sa ibang tao na ganitong pulis ay ganitong enforcer, nagpaka superhero para sa iba. Malaking bagay na sa atin yun guys. It is nakaka-boost ng moralidad nila, nabubulol pa ako no. Nakaka-boost ng moralidad nila bilang sa trabaho nila or bilang sa profession sila no. Kaya, yeah, leadership is the key para lang sa maayos na pamumuno. So that is it for this vlog mga ka-J Channel at sana nabigyan ko na naman kayo kahit kukunting update dito sa nangyayari sa Maynila. No? By the way, may gusto nga pala ako i-shoutout. Shoutout nga pala kay Mami Tita and Daddy Edwin from Giginto, Bulacan. Yan, Mami and Daddy, maraming salamat ko sa patuloy niyo panonood at pagsuporta sa akin. Sa inyong lingkod na si ka-J Channel. No? At maraming salamat din. Kung hindi ko man kayo masya-shoutout, lahat kayo mga ka-J Channel ko eh. Mga nanonood mo sa akin, maraming salamat ko sa patuloy niyo rin pagsuporta at pagnonood sa mga videos ko na inihahanda ko para sa inyo. No? Eh wala ho ako ngayon sa kinatatayuan ko at wala ho yung mga meron akong bagay ngayon kung wala yung suporta nyo. So that is it for this vlog mga ka-J Channel. Dito muna natin puputulin itong maikli nating pagsasama ngayon at sana nasiyahan kayo sa nakita nyong pagbabago. Konti man o malaki ang nakita natin pagbabago sa Divisoria, eh ako na taga Maynila mga ka-J Channel, kung masasabi ko na malaki na ang in-improve ng ating lansangan dito lalo na sa Divisoria ngayon papalapit na Pasko, no? So this is John Jericho Jacob again mga ka-J Channel, your daily vlogger, signing out.